Hey guys, welcome back to another vlog! OMG, ang tagal kong hindi nag-vlog. Sa tagal kong hindi nag-vlog, nagka-bangs na ako. So, ayun. In today's video, magli-lip swatches tayo. Dahil may pinadala si Focalure, so ito yung kanilang Focalure Pure Matte Lipstick. Swatch ko sa inyo lahat to, last review na din. Okay, if you wanna know my thoughts about it, then please keep on watching. Guys, before we start, sasabihin ko sa inyo yung mga kine-claims niya, babasahin ko na dito sa Shopee nila. Kung gusto niyo din basahin, puntahan niyo na doon. Focalure Flower Show. Yun yung pangalan niya, pero iba yung pangalan dito sa box. So, alam niyo na, sila lang nakakagawa nun. A lipstick with essential oils of natural rose and natural jasmine is coming. Oo, kaya pala dito sa packaging nila, may mga flowers. So, mga kine-claims nila is natural finish, super smooth, can be applied smoothly and maintain a silk-like matte effect. High pigmented matte colors, rich in pigment. You can have charming lips with anyways, not easy to fade. So, waterproof. Waterproof daw siya. Adding water formula. It has waterproof function which can meet the needs of nut separation all day, and the finish is lasting. A little bit transfer, but the color will stay on your lips the whole day. So, meron siyang 5 categories ng kanyang mga shades. So, meron mga orange, nudes, pinky rose, red, and red brown. I have here yung 8 shades nila, guys. Pasensyaan nyo na. Ito lang yung pinadala nila sa akin. Pero ang kanilang shades talaga is meron silang 16 shades. Yung mga available ko dito is 4 na category lang. Meron akong 4 na shades sa nude, 2 shades sa pinky rose, 1 shade sa red, and 1 shade sa red brown. Wala ako nung orange nila. So, let's start. Unahin muna natin sa mga nudes. Packaging nila, kung makikita nyo, may mga flowers, tulad ng sinabi ko kanina, and then Focalure, and then dito yung ingredients nila and name, and dito yung expiration date nila, which is 2026-11-15. So, una nating shade, meron tayong si 102. And again, wala silang name ng mga shades nila, category lang and numbers. Then, pag inopen mo, ganito yung itsura niya, guys. Gold lang, and then cream, tapos pa ganyan, pa slant na hindi ko maintindihan. Itsura ng pinaka-packaging niya, very magaan lang siya. And dito sa likod is shade. Wala siyang expiration, pero pag inopen mo siya, ayan, meron siyang mga flowers na design. And dun sa pinaka-bullet niya, may naka-emboss na flower focus. Ayan, diba? So cute! Itong bullet lipstick na to, meron siyang 3.7 grams of products. Ayan, ganyan siya kalaki. Kasi magnet yung takip niya, hindi na kayo mahihirapan. Nasa category siya ng nudes. Okay ba yung pigment niya? Try kong ayusin. Easy to glide naman siya. 2 swipe lang yung nagawa ko. Nilapit ko pa kayo. This is in the shade 102 sa nudes. Ang ganda niya. May amoy siya na amoy, ano, flower. Ayan, one glide. Ooh, nice. Very easy to glide, ah. In fairness, ah. Yung pigment, ah. In fairness, yung pigment, ah. Hindi ka matatakot na baka mabali siya. Okay. O, hindi kasi ako mahilig sa amoy bulaklak. Medyo naamoy ko siya ng very, very, very light lang. Pero nawawala naman siya afterwards. So, ayan. Oh my God. Ang ganda. Kita nyo, konting-konti lang yan. Pero grabe yung pigment niya. So, lately, nahilig ako sa ganito, yung bullet lipstick. Tapos, papatungan ko ng glossy tint. Ayan. Ang ganda. Ang ganda. Far, okay naman siya sa mga cracks ng labi ko, sa mga dry areas. O, parang feeling mo, wala lang nasa labi mo. Ganon. So, hindi ko na video, pero ayan, madali lang siya tanggalin ng regular wipes. For our next shade, sa nudes pa din, is si 103. Same din nung design ng flowers. And the shade 103. Isa, walang ka-pressure-pressure yung ginawa kong pag-swatch. As in, nilapat ko lang. Ayan. Sobrang dali niyang i-glide. This one is ma-pink, and then this one is red-orangey. 103. Ayan, no pressure, guys. Ang bilis niya ma-apply. May ano? May bulaklak. Pinaka-hate kong bulaklak pa naman is jasmine. Ito
so far ang top 1 ko si 103. Mas bumagay siya sa skin tone ko compared dun sa nauna. Tapos lalagyan mo ng darker glow sa inners. Ganun yung mga combo ko lately, guys. Tignan natin kung transfer proof ba siya. Yan, wala yan. Meron siyang very, very light lang. Try ko din dito sa kabila. OMG! Sobrang light nung nagtatransfer. Ayan o, sobrang light lang nung nagtatransfer. In fairness! Try ko pa ulit dito, dito naman. Hindi ako makapaniwala. Didiinan ko ah. Ayan o, so tama yung kiniklaim niya na minimal yung transfer. Tingnan nyo, wala halos na bawas dun sa na-transfer. Next shade is 104. Sa orange, meron silang tatlong shade. Sa nudes, meron silang limang shade. So, apat lang yung meron ako. Shade 104. Ayan. Okay, mas darker to compared dito. Okay. Yeah. Mm-hmm. Ay! Actually, isang swipe lang kailangan mo or dalawa. Yun na yun. Puno na siya. Hindi mo na siya kailangang punuin pa. Grabe yung pigment niya, guys. Oh. Puno na yun. Pati yung mga darker areas ko natatakpan niya. In fairness sa kanya, hindi ko in-expect na magiging maganda siya. Ang ganda din itong kulay na to, guys. Ito yung kanilang last shade sa nudes. This one is si 105. Yeah. Red na siya, guys. Ayan yung mga nudes. Mga shade na to, guys, magko-compliment din to sa mga morena, sinasabi ko sa inyo. Ayan. Yeah. Red siya. Ang ganda. Ganda niya. Warm red siya. So, bagay siya sa skin tone ko. Kasi warm undertone ako, guys. So, pero, grabe na yun. Ang ganda niya. Nakaka-compliment siya, oh. Hindi mo kaya. Try natin siya kung magta-transfer ba siya sa bottle. Ayan, may minimal siyang na-transfer and nabasa yung labi ko, guys, kasi uminom ako yung upper. Hindi siya natanggal. OMG! OMG! Okay, for our next category na shades is Pinky Rose. Meron tayong dalawang shade, 201 and 203. Ang next natin is 201. Ayan! Parang reddish rose. Ganun! Ayan! Grabe yung pigment, girl. One is parang red-pink. Ganun ang atake niya. Kasi kanina, parang warm red siya sa labi ko. Pero this one, ayan, rose na rose ang kanyang kulay, girl. Tinitignan ko siya sa personal, kulay niya muted red pink siya, guys. In fairness sa mga kulay nila, ha. For our next color is si 203. So, nasa ano pa rin siya, pinky rose. Ito na yung last shade natin sa pinky rose kasi dalawa lang yung meron ako. 203. Oh my god! Tignan nyo kung gano'n siya kapigmented. Hindi ko ikakat para makita nyo. Ayan. Grabe yan, girl. Hindi na kailangan ng second layer. Sana meron pang mas muted dito kasi medyo matingkad siya ng very light. Pero ang ganda ng pagka-pink niya. Pag gusto mo maging fresh, fresh looking. And so far, guys, hindi pa ako gumagamit ng micellar water. Ito pa din, isang wipes pa lang yung nagagamit ko sa pagtanggal sa kanya. Next category is red. Isa lang yung meron ako, which is 301. Uy! One is a cherry apple red. Lahat na. Kasi parang muted pa siya. Muted red siya. So, titignan natin kung bagay sa akin yung undertone. Isang swipe lang. Oh, grabe. Grabe na this. Sino ka dyan? Ganda na tong red na to, lalo if wala kayong masyadong eye makeup, kahit ito na lang bumuhay sa inyo. Parang red ni Heart. Heart Evangelista, ganun. Tingin ko magta-transfer tong red. Yeah, meron siyang transfer. Tingnan natin dito sa kabila. Yeah, meron siyang very, very light na transfer. Try ko ubusin yung pigment.
Ayan, wala na halos nata-transfer, guys. Nakikita nyo? Ayan, guys. And still, nandun pa rin siya. Girl, who is she? So, itong si Red, kinailangan ko ng gamitan ng oil-based na micellar kasi medyo mahirap siyang tanggalin. Finally, for our last shade is si 403. Nasa category siya ng red-brown. So, meron silang tatlong shade ng red-brown and dalawang shade ng red. Ayan. Mas warm na siya, guys, na red. Kasi parang may halo nga siya ng red-brown eh. So, ito na yung mga shades na meron ako, guys. Meron tayong nudes, pinky rose, red, and red-brown. Ang gaganda ng mga shades nila, guys. Perfect for every skin tone. So, tignan natin itong si red-brown. Uy. Ito ang brick color, guys. Naka-aircon na. Ang ano niya, sobrang mag-glide siya. Okay, guys. Nagpalit ako ng lippy. Pinaghalo ko si 104 and si 203. Ayan yung kinalabasan niya, guys. Before ko sabihin yung final thoughts ko, buburahin ko lang to using a regular wipes. Ayan. Try nating burahin ng ganito. Ayan, dinidiinan ko na. Nabubura naman siya, pero may naiiwan pa din siyang stain. So, I like the packaging. Very magaan and very unique yung itsura niya. Pero, ayun, magaan lang siya for me. Sana binigatan nila para social tingnan. Pero, syempre, magre-reklamo pa ba ako? Sobrang mura nito, guys. This one cost 133 pesos lang. So, love the formula. Saktong-sakto lang siya sa labi. Hindi siya super mag-glide. Hindi siya super matte. Ganyan. Sakto lang siya, ha. Wala halos akong maramdaman sa labi ko. Yung recent na na-try ko na bullet lipstick is yung sa Obsidy. Ayun yung ginagamit ko. Nagko-combo-combo ako doon. Maganda kasi yun sa labi. Pero, naglalas naman siya. Pero, alam mo yun, hindi sobra-sobrang naglalas. Kasi, sobrang moisturizing siya sa labi. And hydrating siya sa labi. Pero, this one, saktong-sakto siya, guys. Na-impress ako kasi, di ba, nakita nyo, konting-konti lang talaga yung neta-transfer. Saktong-sakto yung description sa Shopee nila na parang minimal transfer lang. Yung colors nila, guys. I love the shades. For me, bagay sa lahat to ng skin tone. May mahanap kang shade for your skin tone, guys. Very trendy din yung mga shades nila, guys. Ano siya? Muted. Ganyan. Kasi ganun na yung mga uso ngayon, di ba? Mga muted colors. Kasi yun yung mga bagay sa mga Filipina skin tone. Gustuhan ko din yung magnet. Di ka na mahihirapan. And also, yung details, may mga flowers. Yun yung nagpaganda ng formula, guys. Yung rose and yung jasmine. Which is, yun naman yung hindi ko nagustuhan sa amoy. Amoy na amoy. Ang pinaka-ayokong flower is jasmine. Tolerable naman siya, pero pag nilalagay mo lang, amoy na amoy. So, kung katulad ko kayo, guys, na hindi mahilig sa jasmine and also sensitive yung pang-amoy nyo, baka hindi nyo siya magustuhan, guys, kasi amoy flower siya. Yung pigment niya, nakita niya naman ilang beses ko pinakita sa inyo, isang swipe lang ang kailangan nyo para mabuo yung pigment sa labi nyo. Very nice siya. So, matitipid. Itong 133 nyo, matitipid nyo to as in. Kasi uso na ngayon, di ba, hindi naman full lip lahat. Uso na ngayon, parang konting-konting lip lang. Lately, nagugustuhan ko yung mga bullet lipstick, pero pinapatungan ko pa din ang glossy tint kasi gusto ko glossy. So, mas nagtatagal kasi siya. Kasi yung liquid matte yung nilalagay ko, tapos lalagyan ko ng glossy tint. Iiwala yung product, tapos parang ang kikiting na. Ay, sorry. May na-transfer ng very, very light. Ayun, nabasa yung itaas ko and yeah, so far, so good. So, I think that is it for today's video, guys. Lalagay ko na lang yung link nitong ni Focalure Pure Matte Lipstick dyan sa description box, okay? Let me know, guys, kung ano pang gusto nyo iswatch ko from Focalure and kung gusto nyo iswatch ko yung other colors nito, comment nyo lang niya sa baba. So, ang dami ko pang isaswatch sa inyo, guys. So, abangan nyo, mag-upload na tayo ulit. Every Friday, sana kayanin ko, please. So, kung nagustuhan mo tong video to, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you guys for watching. See you in the next vlog. Bye!